Eto na, guys! Mas lalo pong umiinit ang mata sa atin ng China! Bakit naman, Mima, uminit? Ano na yung nangyari? Can you spill the tea? Eto kasi, guys. Lumalakas na po, unti-unti pa lang naman, pero meron ng bahagyang pagbabago. Lumalakas na po, guys, itong ating military forces na siyang kinababahala ngayon ng China. Gusto kasi nila palagi tayong weak or palagi tayong sumusunod sa kanila. Eh, hindi naman po ganun ang ating presidente. Iba po, guys, ang foreign policy ng ating Pangulo. Walang ibibigay, walang isusuko, ipaglalaban ang sariling atin. Hindi katulad ng kay Digong, no? Parang, di ba? Sinasaksak siya ng ano, tinatalian siya sa leeg ng China. Literal na nagpapakatuta. So ngayon nga po, guys, mainit ang mata sa atin ng China. O bakit naman mainit, Mima? Can you spill the tea nga? Ang tagal naman eh. Nagkaroon po kasi, guys, ng balikatan. Actually, ngayong araw po yan, guys. Balikatan, military exercises between the ASEAN countries, the allied countries, at kasama na dito, guys, yung Amerika. So, madami pong gagawing iba't ibang klaseng drills para po, guys, magkaroon tayo ng ma-enhance itong ating operational capabilities. Pasensya na, inuubo pa din ako, guys, pero maganda kasi itong balitang to. Kaya nga sabi ko, hindi pwede na ako lang yung nakakaalam. Dapat alam din to ng ating mga viewers. Diba? Ito nga yung balita, guys, oh. Pabasa ko lang muna sa inyo. Diba? PNP SAF lalarga na sa balikatan exercises. So, handa nang sumabak sa kauna-unahang pagkakataon ang PNP Special Action Forces or SAF sa isa sa gawang Philippine-US Balikatan Exercises 2024 na magsisimula bukas Abril 22, so 22, which is ngayong araw, Lunes. Diba? So, isa sa gawang exercises mula Abril 22 hanggang Mayo 10 sa lugar sa Luzon, kabilang na ang Palawan, Lawag, Zambales, at Ilocos Norte, kung saan, guys, yung mga lugar na yan, dyan po, may init ang mata ng China. Tinitiktikan yung mga lugar na yan kung meron pa ba silang pwedeng nakawin, agawin, diba? Yung China. Eh, kung mapapansin nyo, dyan sila magpa-practice ng drill. Alam nyo, guys, kung gaano kadami ang sasabak? Humigit kumulang 16 forces. Diba? Kung saan 11,000 po ang sundalong Amerikano at 5,000 naman mula sa security forces ng Pilipinas. Nang dahil po dyan, guys, nabahala itong si best friend. Ha, pakinggan nyo, ha. Kung ano yung sabi, pakinggan nyo. Una na nagpahayag ng pagkabahala ang China sa deployment ng medium-range missile system sa military exercise. Sinabi pa ng Chinese Foreign Ministry noong Miyerkules na ang balikatan ay magdudulot lang ng greater insecurity sa panig ng Pilipinas. Kapansing-pansing malapit ang pagsasanay sa Taiwan at South China Sea, mga lugar na inaangkin at binabantayan ng China. Yan. Yan, guys, magsasagawa ng drill ng mga balikatan exercises, joint forces, 'di ba? Itong Pilipinas at mga Jumarikano. Diyan sila, guys. Sa mga parte, pasensya na, inuubo pa din ako. Sa mga parte na inaangkin ng China. Hindi naman po, guys, ang layunin ng ano na to, ng balikatan exercises na to para lamang sa iisang country, which is para, you know, magkaroon tayo ng pagdepensa sa China. Hindi po yun, guys, yung pinaka-meaning ng balikatan or sinasagawang balikatan exercises sa bansang Pilipinas. Kundi depensahan ang ating archipelago. So, ito po, guys, is isang pamamaraan, adaptation po ng ating gobyerno para po sa comprehensive archipelagic defense concept.
Ngan po guys, kasi yung military natin ngayon, medyo masyado pa silang nag-gear up ba guys sa tinatawag na external defense. So kailangan talaga natin ng tulong, 'di ba, ng allied countries natin. And hindi naman 'to ginawa ang balikatan military exercises na 'to para po sa sa China, 'di ba? Para sa nahahandang keme-keme ng China. Hindi po 'yun doon, guys. Bagkus ito po ay isa pong estratehiya ng pagdepensa sa ating archipelago. Ang iniisip kasi ng China, kasi 'di ba mga paning 'yan, itong balikatan military exercises na 'to ginagawa para sa kanila, 'di ba, na naghanda na sila sa China. Hindi po yun ganon, diba? Masyadong praning ba? Katulad ni Digong. Pakinggan nyo to, ha? Pakinggan nyo to. Sisimula na ngayong araw ang balikatan military exercises ng Pilipinas at Amerika sa Palawan at Batanes. Ito ang isa sa pinakamalaking pagsasanay sa loob ng halos 4 na dekada. Yan ang unang balita ni Rafi Tima. Kuha ang mga ito ng AFP Western Command sa Palawan. Dumating na ang mga eroplano at equipment at inihahanda na ang mga pasilidad na gagamitin para sa balikatan military exercises ng Pilipinas at Amerika. Sa halos 4 na dekada ng kasaysayan ng balikatan, magiging isa raw sa pinakamalaki ang pagsasanay ngayong taon na umpisa April 22 hanggang May 10 sa Palawan at Batanes. 16,000 sundalo ang lalahok at observers pa mula sa 14 na bansa. Bago ang balikatan, magaganap muna sa Lakni Military Exercise, isang army-to-army exercise ng Pilipinas at Amerika kung saan isa sa mga masusubukan ang mid-range capability missile system ng US Army. Lahat po ng available na assets ng Philippine Army ay gagamitin natin para makita natin yung interoperability nito sa lahat ng major service. Tinitingnan natin kung inline ba ito sa mga current SOPs, yung TTPs natin, yung tactics, techniques, and procedures pagdating sa combat operations. Yan, narinig nyo? Ang sarap na sa feelings, guys, no? Na na-recognize ang bansang sinilangan natin, ang bansang Pilipinas. Diba? Buong mundo nakakakita. Ang sarap din sa feelings, guys, na we have a president na kaya niya pong protektahan, ipaglaban, ipagtanggol, i-defend ang ating nasyon laban sa national security issue. So kayo, itong mga diputang na to, mga DDS na to, whether you are pro Duterte or not, you should support the foreign policy of the President Marcos. Kasi hindi naman to para sa kanya, para naman to sa ating mga mamamayang Pilipino. But alam naman talaga natin na kahit anong gawin, hindi talaga sa atin makikianib ang China. And we all know that, na ayaw talaga ng DDS pala. Sorry. And alam naman natin yan na hindi talaga makikianib sa atin ang mga DDS dahil mga pro-China yan sila. Pero gusto ko lang sanang sabihin sa inyo na iba na po ang presidente natin. Hindi po sanay ang ating pangulo sa pagiging tuta. Tingnan nyo to guys, tong balitang to, ha. To, ha. Kita nyo? Dumating na din po yung yung Brahmos sa Pilipinas. Kita nyo, no? Brahmos. India delivered the first batch of Brahmos supersonic cruise missile to the Philippines on Friday. Oh, missiles, Brahmos. Shit, diba? Kita niya yan? Galing talaga ng ating Pangulo. Talagang pinaglaanan niya ang ating defense. Diba? Not unlike ng panahon ni Digong. Walang pakialam sa sa depensa natin. Kasi nga, na siya? Okay na siya na maging pro-China. Okay na. Ganun maging tuta to the point na gusto niya pang gawin ng China na na probinsya ang Pilipinas. Tapang guys ng ating presidente. Literally na nakaka-proud. So, sabi dito, these exercises serve as a crucial platform for showcasing the SAF expertise in rapid deployment and precision operation. It's a significant step towards enhancing our operational capabilities. Yan po guys ang pahayag ni Major Lorenzo Dalang III. So, SAF Representative Planner ng Philippine-US Balikatan Exercises. Kasi
you know what guys, masyado pa tayong nagigear up. Yung ating mga military forces, masyado pang nagigear up sa tinatawag na external, diba? External defense. So, kailangan natin dito ng isang bansa, isang grupo, isang tao na i-guide tayo, diba? Sa tama. And maganda na din to guys kasi napapractice, nadidrill yung ating mga military forces kasi mantakin nyo ha, for almost a decade, ngayon lang ulit na magkakaroon ng napakalaking balikatan exercises, diba? Sa Pilipinas pa mismo. So, sa mga nakalipas na taon, tanging ang AFP at US troops at iilan pang mga kalyado or foreign forces ang lumahok sa Balikatan. Bukod dito ay marami pang mga sundalo mula sa iba pang mga bansa ang nag-oobserba sa idinaraos na war games sa Pilipinas. So, ayon sa opisyal, isa itong magandang pagkakataon upang mapalakas pa ang kanilang kahandaan at kahanayan sa internal security operation, counter-terrorism, at maging sa mga humanitarian activities. So, ang Balikatan War Games sa taong ito ay lalakhukan ng 16,000 forces kung saan ang 11,000 dito mga sundalong Amerikano at 5,000 mula sa security forces ng Pilipinas. Samantala, ito guys ang pinakakauna-unahang pagkakataon na maging ang Philippine Coast Guard ay lalahok. Kasi guys, dati yung mga lumalahok lang is yung AFP, yung military lang natin. But this time, this moment, kabilang na nga din po dito guys ang Philippine Coast Guard sa Balikatan drills. Diba? Ang PCG ay magdi-deploy ng 44-meter multi-role response vessels or MRRVS at dalawa pang malaking patrol vessels sa isa sa gawang sama-samang paglalayag ng Pilipinas, US at French navies sa labas ng ating exclusive economic zone or EEZ na bahagi ng karagatan ng Palawan. Kaya pala galit si China. Kaya pala. Diba? Kasi ayaw ng China na lumalakas ang ating military forces. Diba? Kaya galit si China. Gusto niya weak lang tayo. Diba? Kasi gusto niya nauuto niya lang tayo. Pero hindi. Ganun ang ating presidente. Diba? Kita nyo? Tapang, no? Sinong Pilipinong hindi mapaparoon sa ating presidente pag ganyan yung kanyang trabaho? Diba? Matabang. May paninindigan. Diba? Laban sa mga kalaban, pero mabait at mapagkumbaba sa ating mga kapwa Pilipino. Ito kasi yung si Digong, matapang lang sa mga kapwa Pilipino ba, pero pagdating sa ibang bansa, napapakatuta. Diba? Nakakahiya. Untakin mo yun. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo. Tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.